Hulyo taong 2019, isinulong ni Congressman Bayani Fernando ang Resolution No. 42 na naglalayong ipalaganap ang isang bagong paraan ng pagbati, paggalang at pagbibigay-pugay na ligtas sa sakit kapalit ng nakasanayan ng daupalad na kamayan. Matagal nang napatunayan ng siyensya sa medisina na ang tradisyonal na pakikipagkamayan ay maaaring makapagsalin ng mga nakahahawang sakit, kaya't dapat na itong maalis at palitan. At ito ang mainam na kapalit, ang Bating Filipino, ang banayad at magiliw na pagpatong ng kanang palad sa gitnang dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo. Ito ay pinagtibay ng Kongreso at nilagdaan ni House Speaker Alan Peter Cayetano noong 5 Pebrero taong 2020. Bating Filipino, ang opisyal na paraan ng pagbati, pagbibigay galang at pagpupugay na magiliw na isinasagawa sa pamamagitan ng pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, bahagyang pagyukod ng ulo ng nakapikit o may paibabang tingin, sabay ang pagsambit ng salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagpupugay. Pagkaraan nito'y marahang iangat ang ulo ng nakangiti at ituon ang tingin sa mga mata ng taong binabati. Hinihikayat ang lahat na palaganapin ang Bating Filipino. Ang kamay sa dibdib ay pahiwatig ng tao sa pusong damdamin ng kapayapaan. Ang pagyuko ay tanda ng paggalang at kababaang loob. Ang pagpikit o pagtingin sa ibaba ay tanda ng pagtitiwala sa binabati. Ako po si Bayani Fernando at yan ang Bating Filipino. Let's do this, with or without COVID.